Hi guys, welcome back to another vlog. So today is June 17, 2020 and today is the 95th day of the quarantine and maaga pa, kakaligo ko lang. Ayan, medyo basa pa yung buhok ko and wala pa akong makeup, of course. Ngayon, aahitin natin tong kilay kasi simula nung nag-quarantine nung March 13, simula nun, hindi ko na siya inahitan. So, ayan na siya. Sobrang makalat and sobrang nag-grow na siya. And, hindi ako naka-contacts today kasi ngayon, kaya magaling tayo nagising dahil pupunta tayo ng SM. Sasamahan ko si Sir Shatan kasi bibili ng printer. Actually, reluctant pa nga ako nung una kasi syempre nakakatakot. And, ayoko as much as possible mag lalabas, lalo na sa mataong lugar. Pero kasi, wala kasing kasama si Sir. So, might as well, samahan na lang siya. Triple ingat na lang talaga. And since nandun na rin naman ako, bala ko na rin ipacheck yung vision ko. Kasi ilang taon na yung salamin ko. And feeling ko tumaas din kasi yung grado ko. So, feeling ko kailangan na siyang i-check para if ever mapagawa na ako ng bagong salamin today. And ayun, yun lang yung gagawin ko. So, I hope na masamahan niyo ako for today's vlog. Guys, tapos na magtayos. Inangat ko na lang yung buhok ko kasi ang init. Tsaka, I think safer na nakaangat yung hair para hindi masyadong kumukontak. Tapos, ito. Ayan. Tapos, wala akong kontak. So, ang labo ng mata ko, salamin lang. And then, ayan na yung kilay. Hindi ko siya masyadong munang ninipisan kasi baka magkamali ako. And, ayun. Bali, paalis na ako guys and check-in tayo mamaya. Paalis na ako guys and sobrang init. Kung makikita nyo naman ang ganda ng panahon, pero sobrang init lang. And ayun, yung sasakyan namin, nag-aantay na sa taas. Actually, yung sasakyan namin, higher yun. High school classmate ko siya. Tapos ayun, nagpapaservice siya. So, which is good kasi kahit may Grab, kahit may bus, parang ayaw lang namin na mag-contact muna sa mga ganun kasi syempre, diba, iba-ibang tao yung sumasakay, ganun. Iba-ibang tao yung humahawak dun. So, at least pagka sarili mong service, hindi ka masyadong matatakot or kakabahan. Kasi si Lloyd naman, ano siya eh, lagi niya rin dinidisinfect yung kotse niya bago siya magpasakay, ganun. Which is good and safe. So, wait ko na lang kayo pag magkakasama na kami. Dita. Hello. Hello. Saan upo si Sir? Dito na lang? O dito sa likod? Ah, dito okay lang. Hello. Init. Diyan lang si Sir sa pangalawang kanto. Di ba bagong lote, tapos yung next na kanto? Reparo? Reparo ba yun? Hindi ko alam kung yung street yun eh. Hello! Hi! Si Lloyd, sir. Si Lloyd? Kabatch ko siya, kaklase ko siya high school. Oo naman!
Lloyd, yes, kamusta sir? Na? Kasi sa kali. First time, SM. Tignan naman tayo magkasama, huwag tayo magtabi. Pwede tayo magtabi kasi magkasama tayo. Ayan. Saan ba CR? Wala, bumata ko. Ano yung itsura ng SM? Yeah, oo nga. At least di magtatabi-tabi. Diba? Ano yung itsura ng SM? As of the moment. Ano ba ngayon? 11:30. So, ayan. Ito yung isa sa mga napansin ko. May mga ganyan na siya. Parang one-way flow na siya. Para maiwasan yung magbabangga. Hindi ko makakulay sa iyo. May pila lang. So, ayan. Dinoble ko yung mask kasi yung gilid nito nakaangat sa paral dikit sa face. Kaya dinoble ko siya. And nakapila ako ngayon. Gaan. So, ayun yung itsura ng SM Tabuhan. Medj maraming tao pero hindi naman siya congested in fairness naman. Kanina kinakabahan ako kasi syempre first time nating lumabas, diba? Pero okay naman. So far, so good naman. Yun nga lang, kailangan na siguro nating mag-adjust sa new normal. Yung flow ng ano, ayan na, may mga one-way na. So, yun. Antay lang tayong konti. Dito na ako sa loob, guys. Sinek na yung details ko. Tapos binigyan ako ng number. Cook yun na lang. So, mamimili tayo ng salamin. Dito na ako pipili. 159 yun ako. Maraming magandang things. So for checking na tayo, guys. Medyo limited lang yung mga tao dito sa loob pero okay naman din. Yun nga lang, marami rin kasing employee. So ayun na nga guys, tapos na ako lahat dun sa ano, sa LBC. Tapos binigyan ako ng ganito receipt, babalikan ko for 30 minutes ngayon. Ako ay nakaupo dito sa may LBC kasi yung friend ko nakapila dito dahil may papadala siya. Ayun, ako muna pumalit. Kano po yan? 5,395 mo. O, pwede na sa'yo. Kung nilang talaga sa XCQ na yan. M100. 200. Oh, some vlog.
Tapos ito yung price na M11. G5X pa lang na. G7X guys. Tapos may bago yung G7X. $35,000, $46,000. Oh. So yun guys, pag nagmumultitask ka talaga, lahat na gagawin mo dito para saglit ka lang sa mall. So habang inaasikaso yung receipt, tsaka ilalagay na kasi yung ano nun eh, ilalagay na kasi yung ink dun sa printer. Habang nasa kasi, imbis na mag-antay, bali ang gagawin ko na lang is pupunta muna ako sa Watson's kasi nga may bibilin din naman ako dun sa Watson's. So habang inaantay yun, at least may ginagawa na rin ako. So yun, tignan natin kung maigli yung pila sa Watson's tapos isasama ko kayo. Super effort lang sa ano, sa one-way system kasi parang sobrang layo ng iikutin mo bago ka makakaakit o kaya makakababa. Pero okay lang din naman. Yun nga lang, talagang mag-e-effort ka sa lakad pag nag-mall ka dahil nga dun sa, ano, sa one-way system nila. Kaya medyo inihingal na ako maglakad. Kasi paikot-ikot na ako bago ko makaakit or makababa, iikot ka muna. So, yun lang. So, nandito na tayo sa 7. Yun nga lang, may pila pag pumasok. Ganun din panina, parang sa ano, parang sa Executive Optical. Pero hopefully, mabilis lang. Limited lang yung tao sa loob, sobrang konti. Halos di ko nga makita may tao sa loob eh. Pero siguro mga 5 individuals per store siguro. So, pila lang tayo. Sorry guys, binibilisan ko na lang kasi hindi naman ako pwedeng maantay ng matagal. Misery. So, binibilisan ko na lang kaya hindi na ako nakakapag-vlog. So, balikan ko. Ito pala yung mga nabibili ko. Puro essential lang. Balikan ko na lang kayo. So, ayun na guys. Nakabili na ako sa Watson's. And, hindi ko siya masyadong na-enjoy. Alam niyo yun. Kasi, nagmamadali ako dahil nga may nag-aantay sa akin. And, parang hindi kompleto yung mga stocks. Dumaan ako sa Vans, kaso Kim, di kita nakita. So, yun. Nahanap ko na lang si Sir. Kasi hindi ko sure kung kakain ba kami or uuwi na kami. Siyempre, kukunin ko muna yung salamin. Pero, ayun. Bumalik ako dito sa EO, guys, kasi kukunin ko na yung salamin na pinagawa natin. Kasi alauna pasado na, nagugutom na kami and gusto na namin kumain at eventually gusto na namin umuwi. So, sa next na pagbubukas tong video na to, yung bagong frame na yung makikita nyo. Ayan na yung salamin guys. Bali nag-adjust pa ng konti pero okay naman din. Pauwi na kami, natay na lang namin sa sasakyan. Bumili lang ako ng bumili lang ako ng pizza kasi gutom na ako. So, marami rin hindi nabili. Hindi na ako nakadaan ng bench. Hindi na rin nakadaan ng South Star Drug. Talagang dun lang sa Watson's. Iniim ko nga sana makapag-Coco ngayong araw. Kaso lang, hindi na rin kami nakadaan sa Coco. So, sayang. Pero ayaman na. Kesa naman magtagal pa kami sa mall. May next time pa naman eh. So, pauwi na kami. Update ko na lang kayo. Pauwi na tayo guys. Bali, dumaan muna ako sa bahay nila, Mr. Shatan. Nagpahinga lang kasi parehas kaming napagod. Alam niyo yun, yung puro lakad. Tapos,
malayo na yung nilalakaran pagpupunta ka sa lugar kasi nga may one-way traffic na sa mall. So ayun. Pakita ko lang yung itsura guys nung ano, nung NLEX. Kasi may traffic na. Ayun oh, yung papunta ng north, yung sa kabilang lane, traffic na. Pero yung papunta ng south, hindi naman. Lalakad na lang papunta sa terminal. Mag-tricycle na lang ako kasi ang init. Eh wala akong dalang payong, so baka mag-tricycle na lang ako para makauwi na ako agad. So balikan ko kayo pagka nasa bahay na. So anyways guys, magsasanitize lang muna ako ng mga gamit na bitbit ko sa labas. Tapos, nakapag-alcohol na rin ako dito sa buong katawan. Yung pagsasanitize ko, yun na rin yung way ko ng pagpapahinga para mamaya maliligo na ako. So ita-timelapse ko na lang para hindi masyadong matagal. And para makita nyo rin kung ano yung mga nabili ko dun sa SM. Tsaka yun. Hi guys! Ayan, nakauwi na ako and sobrang oily ko na. Sobrang init. Nakakapagod lang yung init talaga ng araw. Nag-tricycle na ako kasi nga sa balat ng init kayo sa alas 3 ng hapon. And ayun, sana nagustuhan nyo yung vlog today. And this is the first time na talagang lumayo ako sa bahay. First time kong nakapag-mall after 90 plus days of being quarantined. And ang masasabi ko lang, madami na ring tao pero hindi naman yung dami na as in makakapagsiksikan at kumpulan. Nakakapanibago lang yung way of traffic sa mismong mall. Medyo mas effort ka nga lang maglakad sa pupuntahan mo. Hindi ka na yung tipong, ay gusto ko nun tapos pupunta agad ako sa store na yun. Bawal agad lumiko, alam nyo yun, kasi nga parang one way lang talaga yung daan. Tapos may mga stores talaga na may pila kasi limited lang yung number of people sa loob. So talagang magtsatsaga kang pumila. But all in all, hindi naman ako sobrang natakot. Yung takot ko na baka sobrang daming tao sa mall. Which is nakita kasi natin sa SM, diba grabe yung tao nung first day na nag-GCQ. Hindi naman kanina, as in, thank God, hindi siya ganun kadami, konti lang talaga siya. Ang napansin ko lang, napakaraming taxi. And, yun, wala nga masyado. Actually, walang jeep. Mostly, nang nasa kalsadang nakikita ko talaga is private vehicles. Hindi ko alam kung grab yun or what, pero wala rin masyadong bus. Walang jeep. Wala masyadong jeep or wala talagang jeep. Wala ko napansin eh. Puro talaga ano eh. Puro private vehicles lang talaga. So, ayun. Kung kayo ay may pupuntahan, gusto nyo mag-mall, pwede naman. Pero siguraduhin nyo lang na importante. At as much as possible, saglit lang kayo. Huwag na kayong magtatagal. Isa pa nga pala sa napansin ko doon, pwede na mag-dine-in. Nag-dine-in na yung mga tao doon. Yun nga lang, talagang bawat mga tables, meron na siyang nakaharang. So, alam mo yan, parang kung kakain kayo doon, tapos may harang din naman yung kakainan nyo, might as well, mag-takeout na lang kayo, guys. Tapos, sa bahay nyo na lang kainin. Or, para hindi na rin kayo mapagod, pa-deliver na lang kayo. Para at least, hindi na rin waste of pagod talaga. So, yun. Dito ko na siguro tatapusin yung vlog, guys. Kasi, yun lang naman talaga gusto ko ipakita sa inyo kung ano na ba yung mangyayari sa unang labas ko at unang mall ko after the quarantine. It went well, it went good, pero hindi ko pa nakikita yung sarili kung bumalik uli sa mall. Ayoko. Mas okay pa rin na magstay muna tayo dito talaga sa mga bahay natin and be safe than sorry. So yun lang. So if you enjoyed this video, ay nga pala, salamin ko, how do I look? Kasi ito,
sobrang favorite ko talaga guys pala yung ano, yung aviator shades. So parang ito aviator inspired talaga siya. Pero hindi siya kasing pointy ng mga Ray-Bans. Pero okay na. Tsaka gusto ko talaga yung big frames, guys. Kasi parang pag maliit yung frame, mas nag-accentuate yung laki ng face. So mas gusto ko yung ganyan, yung sakto sa face ko yung size ng frame. Kaya ito rin yung pinili ko. So what do you think? Okay, so yun lang. Promise, ito na talaga. Tatapusin ko na yung vlog dito. So, if you enjoyed this video, kindly like the video itself. Kindly do subscribe on my channel. And hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. So, again, this has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye!